Ang astrolohiya ay nagmula pa sa sinaunang panahon at patuloy pang nagbabago at mas gumaganda. Ito ay nangangailangan ng maraming taon ng dedikadong pag-aaral dahil sa ang lawak ng kaalaman na ito ay lumalagpas sa isang normal na buhay ng isang tao sa mundo. Gayunpaman ang mga sources nito o pinanggagalingan nito ay malaki ang pinagkakaiba sa isa't isa. Ang mga prediksyon ay madalas na in general dahil sa ang basehan nito ay nagmumula lamang sa isang single data point. Ang isang komprehensibong set ng birth data ay mahalaga. Ito ay ang eksaktong araw, buwan, taon at oras ng kapanganakan. Pati na din ang pinakamalapit na minuto hanggang sa lokasyon ng kapanganakan sa daigdig, ang latitude at longitude. Ito ang mga impormasyon na siyang susi sa kalkulasyon ng kumpletong horoscope gaya ng kapanganakan ng pamosong si Elvis Presley noong January 1935 sa ganap na 4:35 ng umaga sa Tupelo, Mississippi. Ang horoscope na kilala din sa tawag na natal charts, ang mga pangunahing tumutukoy sa kapanganakan ng isang individual o nativity. Ang horoscope o natal chart din ng isang individual ay pwedeng mabuo at magamit para sa mga iba't ibang kaganapan na siyang nagmamarka ng mga pagsisimula, gaya ng pormasyon ng isang bansa, pagpapakasal, pagsisimula ng negosyo, o kahit na ang pagpapatayo ng bahay sa pamamagitan ng pagsusuri sa enerhiya ng universe sa isang espesipikong punto sa isang panahon na naranasan sa isang partikular na lokasyon sa mundo. Ang astrolohiya ay nagiging isang daan din upang ipahayag ang mga kosmikong mga impluensya na ito. Sa larawang ito, ipinapakita na ang natal chart ay nagsisilbing representasyon ng mga celestial na enerhiya na siyang namamayani sa buong solar system at nagtatagpo sa isang espesipikong lokasyon sa ibabaw ng daigdig. Sa pamamagitan ng natal chart, ang isang astrologo ay kayang malaman ng mga mahalagang katangian ng isang individual o kaganapan at makagawa ng mga suhestyon patungkol sa kung papaano na ang mga kalidad na ito ay maaaring magbago o maimpluwensyahan sa pagdating ng panahon. I-visualize o imagine ng kapanganakan ng isang bata o ang pangyayari sa isang espesipikong lugar sa mundo mula sa vantage point ng araw, ng buwan at ng iba pang mga planeta na lilitaw kaugnay sa background ng mga bituin na nasa ating cosmic region. Ang ebolusyon ng astrolohiya. Ang natal chart ay isang two-dimensional na mapa na depiksyon ng astronomiya o celestial na tanawin. Sa buong kasaysayan ng sibilisasyon ay may mga nakakapukaw na ebidensya na ang mga tao noon ay pinag-aralan ng mga galaw ng celestial na katawan na ito sa kalawakan. Ang pagkabighani din ng mga sinaunang tao sa mga planeta at bituin ang siyang parehong nagpaunlad sa parehong astronomiya at astrolohiya. Ang mga archaeologists ay nadiskubre ang mga remnants o fossil ng ebidensya ng pag-aaral noon ng mga sinaunang tao sa mga ruins sa China, Greece, Babylonia at Roma. Bukod pa sa mga patunay na ito, ang tatlong mago o three wise men na nabanggit sa Biblia upang mag-alay sa bagong panganak na sanggol na ang Panginoong Hesus ay kilala ng karamihan naging mga astrologo. Bukod pa dito, noon ang astrolohiya at astronomiya ay napapagsama dahil sila ay parehong pinag-aaralan ng mga celestial na katawan at ang impact nito sa mundo. Gayunpaman sa modernong panahon, ang dalawang disiplinang ito ay naghiwalay na ng landas
Ang mga astronomer ay nakafocus na sa mga factual na aspeto ng solar system at ng universe, habang ang mga astrologer ay patuloy na tinutuklas ang relasyon ng mga galaw ng planeta sa buhay ng mga tao. Sa buong kasaysayan, ang mga tao ay kinilala ang koneksyon ng mga celestial bodies sa mga kaganapan sa mundo. Ang mga sinuunang astrologers ay inuugnay ang mga planeta sa mga Diyos na siyang namamahala sa iba't ibang aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Ang mga mito na pumapaligid sa mga sinuunang deities na ito ay karaniwang refleksyon ng walang hanggang pattern ng asal ng tao. Sa mga modernong astrologers naman, hindi nila pinagtitingnan ang mga planeta bilang mga Diyos at Diyosa, kundi ang relasyon ng mga posisyon ng mga planeta sa ating mga personal na mga karanasan. Tayo ay interconnected o magkakakonekta sa malawak na sansinukob na ito, ang bawat atom sa ating katawan at ang enerhiya na nagmumula sa mga celestial bodies. Kasama na ang araw at mga bituin ay mga parte ng tila-tela ng kosmos na ito. Ang astrolohiya ang nagsisilbing kasangkapan na siyang kumikilala sa interconnection ito na ang mga planeta at mga individual na karanasang ito ay magkakaugnay at iisa. Isipin mo na lamang na ang lahat sa universe o san sinukob ay magkakakonekta. Marami ng mga pagtatangka ang nagawa para maipaliwanag ang mga ginagawa ng astrolohiya mula sa hypothesis. Kasama na dito ang magnetic flux lines sa radiation na inilalabas ng araw o malapit sa isang bituin, kahit na ang astrolohiya ay hindi maikakailang na ipakita na nito ang kaepektibuhan nito. Ang zodiac. Ang paghahanap ng kasagutan at pag-unawa sa kung bakit ito ay gumagana ay patuloy tayong binibigyan ng palaisipan. Kumpara sa mga unang yugto ng astrolohiya at astronomiya, ang mga posisyon ng mga bituin ay naiiba ng bahagya sa kasalukuyang lokasyon ng mga ito. Ang mga sinaunang astrologers at astronomers ay inoobserbahan ang araw, buwan, at iba pang mga nakikitang planeta. Ang perspektibo natin ng universe ay sumasailalim sa mga pagbabago. Ang nakikita ng landas ng araw na kilala sa tawag na ecliptic ay ang pagtawid sa grupo ng mga konstelasyon na tinatawag na sidereal zodiac. Ayon pa man ang laki at bilang ng mga konstelasyon, sa kahabaan ng ecliptic ay paksa pa din ang pagdedebate at iba't ibang opinyon kung ito ba ay 12, 13, o 14 na mga konstelasyon na pwedeng ikonsidera. Kasama na dito bandang 200 CE noong nagaganap ang spring equinox sa Northern Hemisphere, na ang araw ay direktang nasa itaas ng katanghalian sa Ecuador na papuntang norte. Ang araw ay nakaposisyon sa umpisa ng constellation ang Aries sa parehong sinaunang panahon, at kasalukuyang Western astrologers ay kinokonsidera ang pangyayari na ito bilang umpisa at pinakauna sa mga zodiac signs. Ang tropical zodiac sa loob ng maraming siglo at ang relative na posisyon ng mga bituin sa solar system ang siyang nagpapabago sa mga Western astrologers, na ginagawang basihan pa din ang Northern Equinox bilang umpisa ng kanilang zodiac. Ngunit ang aktual na posisyon ng araw sa panahong ito ay gumagalaw ng paatras na pumapantay sa constellation. Ang Pisces naman sa sidereal zodiac sa buong gabay na ito, at ganoon na din sa iba pang astrological na teksto na kapag ang terminong zodiac ay nababanggit, ito ay tumutukoy sa tropical zodiac. Napaka-importante na maunawaan na ang mga astrologer ay gumagamit ng espesipikong oras sa orbit sa palibot ng planetang araw, imbes na ang constellation ang maging reference point nila.
ang mga horoscope. Ang diagram na siyang ginagamit ng mga astrologers na kilala sa tawag na horoscope ay nagsisilbing isang two-dimensional na depiksyon ng araw, buwan, mga planeta at mga significant na punto sa celestial. Nire-refleksyon ito ang mga posisyon ng mga planeta bilang naoobserbahan na ang basihan ay lugar ng kapanganakan, saktong oras, eksaktong petsa, buwan at taon ng isang individual, imbes na literal na gumawa ng isang ilustrasyon ng mga lokasyon ng araw, buwan at mga planeta mula sa oras at lugar na nabigay. Ang 12 Sun Signs. Ang mga astrologers ay gumagamit ng tinatawag na glyphs na inilalagay sa chart. Ang tropical zodiac ay nagsisimula sa posisyon ng araw pang March Equinox, na kilala din sa tawag na Vernal Equinox. Ito ay nahahati sa 12 zodiac signs na pangkaraniwang kilala ng mga sun sign. Ang mga 12 signs na ito ay naka-align sa main constellation ng sidereal zodiac. Kahit na ito ay naka-correspond sa iba't ibang hanay ng kalawakan. Gayunpaman ang eksaktong petsa kung saan ang araw ay nagbabago ng posisyon nito ay naiiba-iba kada taon. Ang kadalasang pagbabago-bagong ito o variability ay kadalasang nagbibigay ng kalituhan. Kaya ang mga horoscope sa dyaryo o magazine ay nakakalito pagdating sa petsang sumasakop sa bawat zodiac signs o umpisa at katapusan ng petsa ng panahon o season ng isang zodiac sign. Ang world time zone gaya ng araw at taon ay mahalaga. Halimbawa, kung ang isang sanggol ay ipinanganak sa pagitan ng April 19 hanggang April 22, ang kanilang sun sign na zodiac sign ay Aries o Taurus. Ngunit para masigurado ito, ang tinatawag na librong ephemeris. Ang ephemeris ay nagbibigay ng mga posisyon ng tropical zodiac para sa araw, buwan at mga planeta base sa mga espesipikong oras at petsa alinsunod sa Greenwich Time. Ang mga planeta. Samantala, ang sumusunod ay isang gabay sa iyong sun sign. Ang sun o araw ay may taglay na natatanging posisyon sa buong solar system, habang ang lokasyon nito sa zodiac ay pwedeng madetermina base sa petsa ng taon. Dahilan na ang araw ay sumisimbolo sa fundamental life force ng isang individual. Ang mga astrologers ay madalas na ginagamit ang petsa ng kapanganakan upang mahinuha ang sun sign o zodiac ng isang tao na siya ding magbibigay ng mas malawak na pananaw sa buong personalidad ng isang tao. Sa kabilang banda naman, ang mga posisyon ng iba pang celestial bodies gaya ng buwan at mga planeta ay naiiba-iba at nangangailangan ng pagreferensya sa isang libro na ephemeris para sa mas accurate na impormasyon. Kung ikaw ay may natal chart na nakahanda na, ito ay may impormasyon patungkol sa posisyon ng mga planet na siyang nagbibigay liwanag sa iba't ibang aspeto ng iyong personalidad. Halimbawa na lamang ay ang posisyon ng Mercury sa isang zodiac. Sa posisyon naman ito sa iyong horoscope ang siyang nakaka-impluensya sa kung papaano ka makipag-communicate, habang ang Mars ay may relasyon sa kung papaano mo ginagamit at dinidirekta ang iyong enerhiya. Ang Saturn naman ay indikasyon ng istruktura ng iyong buhay at mga limitasyon na maaari mong ma-encounter kasama pa ng iba pang mga impluensya. Ang imahe o larawang ito ay nagpapakita ng mga planeta at mga impluensya ng bawat isa. Ang araw ay ego, identity, purpose, vitality, authority, masculine, prinsipyo. Ang moon ay ang emotional self, instinct, receptive, nurturing, feminine principle, mercury communication, intellect, nervous energy,
early education. Ang Venus ay harmony, affection, love, art o sining, balanse at impulse sa parehong mga kasarian. Ang Mars ay energy, drive, aksyon, aggression, ang masculine impulse sa parehong kasarian. Ang Jupiter ay expansion, optimism, extravagance, swerte, sugal, relihiyon, pilosopiya, at mas mataas na edukasyon. Ang Saturn ay restriction, disiplina, duty, tradisyon, istruktura, pagbabawal, at limitasyon o boundaries. Ang Chiron ay spirit wound, compassion, wholeness, alternative, ang paghahanap ng kasagutan, experimental. Ang Uranus ay non-conformity, invention, freedom, ang hindi inaasahan, at teknolohiya. Ang Neptune ay mysticismo, intuition, transcendence, illusion. Ang Pluto ay transformation, regeneration, elimination, sexuality, at power. Ang 12 houses. Habang marami ang mga individual ang pamilyar sa 12 zodiac signs ng tropical zodiac, mahalaga na maunawaan ang needle chart na sumasakop sa 12 na karagdagang dibisyon na kilala sa tawag na houses. Ang mga houses o bahay o houses na ito ay rumirepresenta sa distinct o iba-ibang sektor na ito sa loob ng chart. Bawat isa ay may kahulugan at kahalagahan. Ang bawat house o bahay ay associated sa iba't ibang aspeto ng buhay ng isang tao. Halimbawa, ang second house ay sa pananalapi at mga personal na pagpapahalaga. Ang third house ay tumutukoy sa komunikasyon. Ang seventh house ay sa pag-aasawa o pagkakaroon ng kapareha. Ang ninth house ay sumasakop naman sa paglalakbay at mataas na edukasyon. Sa tenth house naman ang career at public recognition. Ito ang ilan lamang sa mga kaunting halimbawa ng bawat house na may kahulugan at impluensya. Ang imaheng ito ay nagbibigay ng summary ng significance ng bawat house na ito. Ang araw, buwan, at iba pang mga planeta ay may taglay na individual na mga impluensya at may katangian na pamahalaan ang mga espesipikong areas ng buhay. Ang bawat planeta ay associated sa particular na characteristics. Halimbawa, ang Saturn ay kilala sa pagdadala ng istruktura at mga potensyal na limitasyon, habang ang Jupiter ay representasyon ng expansion at posibilidad ng karangyaan. Ang espesipikong area ng buhay na apektado ng isang planeta gaya ng Jupiter o Saturn ay nakikita sa kung anong house ito nandoon sa horoscope. Bukod pa dito, ang manner kung saan ibinubuhos ng planeta, ang epekto nito ay nakadepende sa kung anong zodiac naman ito nandodoon. Ang mga koneksyon o interplay sa pagitan ng mga planeta, zodiac signs at mga houses ay nagbibigay ng mga insight o pananaw sa walang katulad na dynamics at mga impluwensya na siyang humuhubog sa buhay ng isang individual. Ang petsa ng kapanganakan ang siyang nagdedetermina ng pwesto ng araw, buwan, at ng lahat ng mga planeta sa loob ng mga zodiac signs. Habang ang mga eksaktong oras, minuto, at lokasyon, latitude, at longitude ng kapanganakan ang siyang nagdedetermina sa mga houses. Ang mga celestial bodies ay ang siyang pwesto sa horoscope. Ang duration o haba naman ng panahon ng paglalagay nito sa horoscope ay naiiba-iba. Halimbawa, ang araw ay naglalagay ng isang buwan kada zodiac. Ang buwan naman ay dalawa at kalahating araw kada zodiac sign. At ang Saturn naman ay naglalagay kada zodiac sa loob ng dalawa at kalahating taon upang makalipat sa isang bagong zodiac. Ang mga variation o pagbabago na ito ay dahil sa ang mga planeta ay kumikilos sa paligid ng araw sa elliptical orbits sa iba't ibang laki mula sa mga perspektibo ng daigdig.
Ang mga planetary bodies na ito ay nakikitang gumagalaw sa loob ng mga zodiac sa iba't ibang bilis. Gayunpaman, habang ang mundo ay umiikot sa axis nito, sa araw, buwan at mga planeta na siyang dumadaan sa lahat ng 12 houses ng horoscope sa loob ng 24 oras, ito ay nangangahulugang nag-o-occupy sa isang specific sector ng horoscope sa loob ng tinatayang 2 oras. Ang mga astrological aspects. Ang map of heavens na kilala sa tawag na horoscope ay kumpletong ipinapakita nito ang zodiac sign kung saan ang araw, buwan at mga planeta ay nakaposisyon at ganoon din ang mga houses na siyang nagbibigay tahanan sa mga planetary bodies. Dagdag pa sa mga placements na ito, ang mga astrologers ay interesado sa pag-unawa ng mga relasyon at mga interaksyon sa pagitan ng mga enerhiya na nire-representa ng bawat planeta. Ang relasyon na ito ay ayos sa mga aspects. Ang aspect ay nasusukat sa degrees at minuto ng longitude at mga angle sa pagitan ng mga celestial bodies. Habang ang araw, buwan at mga planeta ay kumikilos sa zodiac sa iba't ibang bilis. Sila ay patuloy na napupunta sa iba't ibang aspect na may relasyon sa vantage point o abot-tanaw sa daigdig. Halimbawa, ang isang square aspect ay isang 90-degree angle sa pagitan ng 2 planetary bodies. Habang ang trine aspects naman ay nagpapakita ng isang balancing 120-degree angle. Ang mga tinatawag na aspects na ito ay ang siyang nagpapakita ng mga paraan sa kung papaano nag-i-interact sa isa't isa ang mga celestial bodies. Ang mga square aspects naman ay nagpapakita o indikasyon ng mga pagsubok o tensyon, habang ang trine aspect naman ay indikasyon ng mas balanse at paborableng interaksyon. Ang larawang ito ay nagbibigay ng summary ng ilang mga significant na aspects. Ngunit para sa isang komprehensibong pang-unawa, inire-rekomenda na magreferensya sa mga basic na astrological na libro na siyang nag-aaral at tinutuklas sa mga detalyado mga diskusyon sa mga aspects. Ang natal chart ni Elvis Presley ay nagsisilbing isang mapaglarawang halimbawa na siyang may kinalaman sa proseso ng pagkonekta at interpretasyon. Ang mga aspects na ito sa natal chart ay nagbibigay ng mga mahalagang pananaw sa kanyang personalidad at mga karanasan sa buhay. Ang ascendant, ang iyong rising sign. Upang malaman o madetermina ang ascendant, ang eksakto o malinaw na impormasyon patungkol sa petsa, oras at lugar ng kapanganakan ay kailangan. Ang ascendant ay tumutukoy sa Eastern Horizon Zodiac sign at ang eksaktong oras at minuto ng kapanganakan ay ang tinatawag na rising o ascendant sign. Karamihan sa mga houses systems na ginagamit ngayon ang ascendant na nagmamarka sa simula ng unang bahay sa horoscope. Ang ascendant ay may malaking importansya sa horoscope, indikasyon sa kung papaano ang isang individual ay pinagtitingnan ng kanyang kapwa. Ito ay maaaring isang metaphorical mask na naisusuot ng isang tao at ang mga lente sa kung saan nila nakikita ang mundo sa mga initial na encounter. Ang isang tao ay kadalasang nire-reflect nila ang katangian ng kanilang ascendant sign imbes ng kanilang sun sign. Ang fenomeno na ito ay may ambag sa mga pagsubok sa pagkakaroon ng accurate na prediction ng kanilang sun sign. Habang ang 12 individual na ipinanganak ng approximately 2 hours apart sa isang araw ay nagkakaroon ng pare-parehong sun sign, maliban na lang ang araw ay mapunta sa cusp ng 2 zodiac sign. Sila ay magkakaroon ng iba't ibang ascending signs. Ito ay may combination ng mga planetary movements sa loob ng maraming taon. Ang mga ito ay magsisilbing record o account ng myriad ng pagkakaiba-iba sa personalidad at ugali ng mga individual na ipinanganak sa iba't ibang zodiac. Ang interpretasyon ng horoscope.
Ang astrolohiya ay isa lamang sa napakaraming kasangkapan na available upang maunawaan ang buhay at ang ating purpose sa mundo. Ang mga cycles na siyang nag-govern sa iba't ibang aspeto ng ating buhay ay may importanteng gampanin sa pag-aaral ng astrolohiya. Ang mga cycles na ito sa pamamagitan ng mga simbolikong representasyon ng mga galaw ng mga planeta sa horoscope na may posibilidad ng pagbuo ng mga kombinasyon. Ang bawat birth chart ay nagpapakita ng isang unique na individual, isang unique o walang katulad na individual. Ang pag-interpret ng kumpletong horoscope ay nangangailangan ng pag-aaral at karanasan upang matutunan ng mga parte gaya ng tunay na ugali, mga talento, talino, karera sa buhay, kalakasan, kahinaan, kalusugan at mga interpersonal skills. Ang isang proficient astrologer ay dapat na kayang ma-decode ang mga malalalim na relasyon sa pagitan ng buwan, araw at iba pang mga planeta, mga zodiac signs, houses at mga aspect imbes na pagdikta ng kapalaran. Inilalarawan ng astrolohiya ang mga potentialities. Ang horoscope ay kaya ding ipakita ang mga talento ng isang tao kahit na ang isang tao ay walang alam sa kanyang tunay na potensyal. Ang astrolohiya ay lubos na nagpapahalaga sa self-awareness at sa pag-unawa sa espiritual na kalikasan ng buhay. Ito ang nagsisilbing gabay tungo sa ating greater self o higher self. Ang pagkadiskubre nito at ang pagkaunawa natin sa kung saan tayo nakapwesto sa tinatawag na Grand Tapestry ng buhay. Ang mga prediction. Ang mga astrologo ay gumagamit ng iba't ibang technique para makagawa ng mga prediction. Isa na dito ang pag-examine sa galaw ng mga posisyon ng planeta na may kaugnayan sa natal chart. Kung ang isang kumpletong natal chart ay wala o hindi available, ang isang prediksyon ay nakabase lang sa posisyon ng natal sun. Ang mga magazine astrologers ay kadalasang gumagamit ng pinasimpleng approach sa pamamagitan ng paglalagay ng sun sign sa ascendant at ang pagkonsidera ng pag-transit ng mga planeta sa isang artipisyal na solar house. Halimbawa, kung ikaw ay mayroong Gemini ascendant at kung alam mo kung ano ang ascendant sign mo, ay mas mainam na hanapin ito sa isang magazine na naglalaman ng mga prediksyon na espesipiko sa sign na Gemini. Kung ikaw naman ay mayroong accurate birth information o impormasyon ng iyong kapanganakan, ang mga astrologer ay kayang makagawa pa ng mas advanced na technique gaya ng progression at mga direksyon. Gayunpaman, ang isang mas detalyadong eksplanasyon ng mga technique na ito ay lumalagpas sa sakop o scope ng video na ito. Ang astrolohiya ay isang nakakabighaning paksa na may marami at malawak na aplikasyon. Bukod sa personal na counseling, ang astrology ay ginagamit ngayon sa mga pinansyal na mga desisyon at ito ang tinatawag na financial astrology. Ito ay gabay naman sa pag-aanalisa ng stock market at iba pang pamumuhunan sa negosyo. Ang election astrology naman ay nakakatulong sa pagdetermina ng mga auspicious timing para sa mga new and divorce o pagsisimula ng mga malalaking bagay. Ang horary astrology naman ay nagbibigay ng mga espesipikong sagot sa mga espesipikong mga tanong. Ang contemporary astrology naman ay napalawak upang matuklasan ang iba't ibang mga area na mga interes. Ito ay ang pag-aaral sa mga asteroids na mas maliliit na mga celestial bodies na siyang lumilibot sa ating solar system at ganoon na din ang pag-aaral ng mga fixed stars. Dagdag pa dito ang pagkabuhay muli ng traditional na astrolohiya ay nangyayari ulit sa pamamagitan ng mga modernong pagsasalin ng sinaunang lingwahe na naisulat sa Latin at sinaunang Griego. Ang pagkabuhay muli ng tradisyonal na astrolohiya na ito ay ang siyang nagbigay daan para magkaroon ng koneksyon ng tao ngayon sa modernong panahon papunta sa karunungan sa nakalipas.
ang Vedic o Hindu astrology ay naging popular ngayon na ang pundasyon nito ay nagmula sa sidereal zodiac na siya namang naiiba sa tropical zodiac na ginagamit sa Western astrology. Paalam na muna sa ngayon ka Laurel. Huwag kalimutan na mag-like, share at mag-subscribe sa channel na ito. Hanggang sa muli! Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Erfidel Rosario. Thank you for watching.